Alright mga kapwa, welcome ulit sa panibago natin na quick session. Ito yung classic quick session natin mga kapwa, promise. Sobrang iksi lang na itong video na to at hindi talaga kayo maiinip dito. So mabilis ang usapan, ipost ko na ito sa TikTok pero ulitin ko dito sa YouTube para mas elaborated. Sana hindi lumampas ng 5 minutes. So ito mga kapwa, kapag mag-open carb tayo maraming nagtatanong kung alin ba daw yung mga butas na dapat takpan at alin daw yung mga butas na hindi pwedeng takpan. So pag-usapan natin yan mga kapwa, unang-una sa lahat, ito, kung makikita nyo, ito sa carb natin na stock carb. Meron tayong makikita dyan na ito, itong tubo na nasa taas, ayan, makikita nyo. Meron dyan nakakabit na tubo. Ngayon, yung ibang mekaniko, tinatakpan nila yan. Ngayon, kapag tinakpan mo yan mga kapwa, mali yun. Kasi kapag tinakpan mo, matatakpan mo yung lower chamber na itong diaphragm natin. Kasi yung diaphragm natin mga kapwa, may upper chamber, itong nasa ibabaw, at saka may lower chamber. Ngayon, yung hangin ng nasa lower chamber natin, nandito yon. Kapag tinakpan mo yan, mahihirapang umangat yung diaphragm mo, mahihirapang umangat yung piston mo. Ito nandito sa loob. Kasi nga, nahihigop lang yan ng vacuum, kaya yan umaangat. So, kapag tinakpan mo to, magkakaroon ka ng delay na response. Magtataka ka ngayon, sasabihin mo, ay, bakit ganun yung ano ko, yung carb ko? Bakit ganun yung response ng motor ko? Sobrang delay. So, yun yung pinakang main reason nun is ito. Isa to sa mga reason. Tinakpan mo tong butas na to. So, dapat, wag mong tatakpan yan. Lagyan mo ng tubo, pero wag mong tatakpan para lang hindi siya exposed sa dumi. Ang pangalawa na wag mong tatakpan or wag mong papabayaan is ito. Dalawa yan, kapag ka-stuck tayo mga kapwa, isang nakakabit sa manifold, ayan, kitang-kita nyo. Sa manifold natin nakakabit, ito, itong tubong, which is connected dito sa air cut valve natin na tinatawag, ayan, nakakonect yan dyan. So, wag na wag mong hahayaan na hindi nakatakip yan, kung nakakondem na to, halimbawa, yung sinasabi natin na nakakondem, wag mong hahayaan na wala tong takip, tong tubong to, itong nakakabit sa mismong manifold natin. Ito yung ano, yung sa manifold. Alright, so ito mga kapwa, ito yung tinutukoy ko sa inyo. Dalawang vacuum natin mga kapwa kapag stock. Isang nakakabit sa mismong carb, ito. Ayan, yung nakikita nyo yung tubong yan, ayan, nakaganan yan. Ito ay nakakabit mga kapwa. Itong part na to is nakakabit to sa fuel cock natin. Ngayon, kung buo pa yung fuel cock mo, huwag mo nga hayaan na mahugot yung tubo dyan, o kaya huwag mo nga hayaan na expose yan. Or kung wala ka ng fuel cock, takpan mo yung butas na yan. Dapat mong takpan ang butas na yan. Pag hindi mo tinakpan yan, palyado ang motor mo or hindi mo mabubuhay yan kapag butas to kasi vacuum yan eh. Magkakaroon ng tinatawag na unmeasured air na papasok sa loob ng carburetor mo. So hindi ayos yun mga kapwa no? Kasi magugulat na lang yung carb mo na meron palang hangin na hindi naman dapat na pumasok sa kanya. So, tatakpan mo yan kung sira ang fuel cock mo. Pero kung may fuel cock, ikabit mo sa fuel cock. Another thing is ito. Kapag nakakondem na, yung tinatawag natin na, ayan, yung air cut valve na yan, or air cut off valve, yung sabi ng iba, basta yun mga kapwa. Kapag nakakondem na yun, dapat mo itong takpan. Ngayon, kung buo naman yan, functioning naman yung air cut valve mo, kung gusto mo lang naman talagang nakakabit pa rin yan, eh di kabit mo pa rin dito, basta wag mo nga hayaan na merong butas yung tubo o kaya maluwag, dapat mahigpit yan. Mahigpit dapat yung pagkakakapit yan. Ngayon, another thing pa. Kapag mag-open carb ka daw, dapat daw tatakpan mo tong butas na to. At saka yung breeder doon, dapat daw lalagyan mo ng filter. So nasa inyo na yan mga kapwa. Pero ito, wag mong tatakpan to dahil itong pinakang labasan na rin ng hangin ng air cut off valve na yan. May hangin na lumalabas dyan. Doon naman sa breeder, ganun din. Dito nasa kabila, alam nyo na naman yan mga kapwa. Wag nyo tatakpan din yan kasi kaya nga tinawag na breeder eh, pinakang hingahan na ng loob ng makina mo yan eh. So wag na wag mong tatakpan yan. Yun lang naman, hindi mo naman kailangan takpan lahat ng mga butas niyan, lalong-lalo na sa stock carb. Yung mga other butas pa na ito is ito, itong dalawang butas na yan. Yung iba, tinatakpan yung isa dyan, basta maalin dyan. Tinatakpan, so hindi mo dapat takpan yan kasi may kinalaman yan sa idle natin, mga kapwa. Ngayon, ano pa ba? Ito pa, another thing, itong sa choke natin, kapag buo yung choke mo or sira na yung choke mo, putol na yung kable, dapat nasa loob pa rin yan yung pinakang plunger niyan. Sakto nga, 5 minutes. Ito yung sinasabi sa inyo mga kapwa, yung plunger niya dapat nasa loob. Teka lang ha, tatakta ko lang ha. Yun. So ito mga kapwa, dapat nasa loob yan. Ngayon meron niyang spring. Saka na yung spring to. Ito yung spring at ito yung takip ng mismong plunger natin. Ayan, dapat nasa loob pa rin yan. Kasi pag wala yan sa loob, malulunod yung carb nyo, hindi aandar ang motor nyo. So yun lang. Yun lang naman yung mga dapat nating tandaan. So make sure na nakatakip to. Nasa loob dapat itong plunger, ayan, yung plunger ng choke natin.
At sa mga naka-big car, mga kapwa, tanggal na yan, wala na kayo makikita ang vacuum dito. Or kung meron mang vacuum siya dito, yung vacuum tube na yan, takpan nyo na lang. Kasi hindi nyo na kailangan yun kapag naka-big carb kayo. Kasi kitang-kita nyo yung sa akin. Ang kinabitan ko lang, mga kapwa, ay yung air cut-off valve ko. Ayan, buo yan, mga kapwa. Kaya nakakabit pa rin sa manifold ng Raider 125 na ginamit natin dito sa ating big carb. So yun lang, mga kapwa. Sana nag-enjoy kayo sa video natin. Classic quick session lang. Mabilis ang usapan lang. So feel free to leave a comment kung ano pa yung mga gusto nung pag-usapan na quick session lang. Nagbabalik na tayo sa quick session, mga kapwa. Napakarami pa nating pagsasamahan. So abang-abang lang, mga kapwa. Ride safe and keep safe, everyone. Bye-bye.